Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pangagham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip dahil sa gitna ng pandemya,
Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawang naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simulan ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman.
Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat at sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, dalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taas ang langit at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan at sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan at sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Pinahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Ale. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga iskriba
na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ang mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pa't napaglugmok ito sa lupa at gumugulong at bumubula ang bibig. "Kailan pa siya inalian ng masamang Espiritu?" tanong ni Jesus sa Ama. "Mula pa po ng kanyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang inahagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa," inulit ni Jesus, "mangyayari ang lahat sa may pananalig." Kaagad niyang sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumadagsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Nang mistulang bangkay ang bata, kaya ang sabi ng mga marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim niya siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi napapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo natin, maganda makita ho yung pinagmumulan po ng tatay ng bata. Nung tinanong siya ni Jesus, ilang taon nang nangyayari ito sa bata? Kailan pa siya ganito? Ang sagot ng tatay ay, mula pa ng pagkabata. Minsan ho, mabilis tayong mawala ng pag-asa, lalo na ho kung ang ating pinagdadaanan ay tumatagal na. Tila nawawala ng pag-asa at akala natin wala nang katapusan o hindi na matatapos ito. Pero maganda mapansin sa bandang dulo ng pagpapalitan ng pangungusap ni Jesus at ng tatay ng bata. Tinanong niya, sinabi niya, walang hindi na pangyayari ang taong may pananampalataya. At
tinitan nga natin, it actually makes sense. There's nothing impossible for a person who has faith. Walang imposible sa isang tao na buo ang pananalig sa Diyos. Kasi alam niya ang Diyos ang gumagabay sa kanya. Ang Diyos ay kalakbay at kasama niya. Kaya wala siyang dapat ikapangamba. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Dahil sa alam niya na ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. At sa Diyos, walang imposible. There is nothing impossible in the eyes of God. Kaya ho, kung buo rin ang pananampalataya natin, tumitingin tayo sa bawat sitwasyon ng ating buhay mula sa paningin ng Diyos na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang Kristiyanong nagmamahal at nakikinig sa Diyos ay buo ang pananampalataya at alam niya na sa tao, na sa Diyos, wala siyang dapat ikatakot. Wala siyang dapat ikabahala. We can lay ourselves, our lives, in the hands of God. Ang tanong mo sa atin bilang Kristiyano, handa ba akong ilagay sa kamay at palad ng mahal na pong Jesus Nazareno ang aking buhay? Can I surrender my life in the hands of our loving Lord? Kung kaya natin sabihin yes, ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Ang ating itugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat naway manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, hindi na
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kami kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Strength. You
save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 1, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay ang mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayang banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla sa iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.